Magandang araw po mga kasambuhay. Simbang gabi na naman, kilala ito sa tawag na Misa de Gallo at Misa de Aguinaldo. Ito ay isang hudyat na siyam na araw na lang, Pasko na. Pero bago muna ang Pasko, magsimbang gabi muna tayo. Tinanong ko po ang iba kung ano ang nasa isip nila tungkol sa simbang gabi. Marami sa kanila ang nagsasabi, tungkol po ito sa pagpupuyat, paggising ng maaga, puto bongbong, bibingka, kasamang barkada at pamilya, at syempre, pagdadasal at pagsisimba. Simbang gabi. Ano nga ba talaga ito? Ang simbang gabi higit sa lahat ay ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin. Ito ay biyaya ng kaligtasan ng Diyos Ama through Jesus, with Jesus, and in Jesus, or simply, the Paschal Mystery, kasama ang Espiritu Santo. Ang simbang gabi ay nasa panahon ng Adbiento. Ito ay isang nobenaryo tungo sa Pasko ng pagsilang. Siyam na madaling araw, or because of pastoral consideration, siyam na misa sa gabi. Alam po ninyo mga kasambuhay, ayon sa kasaysayan, ito ay gawain na naging tradisyon. Nagsimula ito noong pang 16th century sa influensya ng mga misyonerong Kastila na galing pa ng Mexico. Originally, nakilala ito sa tawag na Misa de Aguinaldo. Aguinaldo nang ibig sabihin ay regalo. Sa pagsisimba bilang tugon sa aguinaldong kaligtasan na bigay ng Diyos sa tao, ang mananampalataya ay nagbibigay naman ng aguinaldo sa Diyos. Ito ay ang pag-aalay ng pasasalamat sa mga biyayang natanggap. Kasama na rito ang mga ani at marami pang iba. At syempre, pag-aalay din ng sakripisyo sa pamamagitan ng paggising ng maaga at pagbabalik loob sa Diyos. Bilang mga Katolikong Pilipino, ang simbang gabi ay isang pagpapahayag din ng pagtangkilik kay Maria na ating ina. Sinasamahan at inaalalayan natin siya sa kanyang paghihintay sa pagluwal niya kay Jesus. For this reason, the masses on these days are celebrated as solemn votive masses in her honor. Sa pag-usad ng panahon, ang simbang gabi ay pinagpatuloy, pinalalim, at pinagyaman ng simbahan. This happened in spite of pastoral and liturgical challenges it underwent. Isa sa mga pastoral and liturgical challenges ay ang pagkakaroon po ng misa sa gabi, o mas kilala sa tawag na anticipated simbang gabi. Noong 1970s, sa pagkakaroon ng martial law, ay kailangang magkaroon ng adjustment sa oras ng pagsisimba. Mula sa madaling araw ay naging gabi. Mahigpit kasi ang curfew hours noon. Kahit pagsisimba ang iyong dahilan, bawal lumabas ng bahay, lalo na't madaling araw. Baka mapagkamalang ka kasing aktivista o kaaway ng lipunan. Ngayon, wala na ang martial law at binalik na ang simba sa madaling araw. Gayon pa man, magpasa hanggang ngayon ay nagpatuloy ang simba sa gabi. This adjusted time, sabi nga ng circular letter ng ating mahal na kardinal na si Luis Antonio Cardinal Tagle, noong 2013, is a pastoral consideration.
This allows to some to continue receiving spiritual nourishment and appreciation of the Christian meaning of Christmas amidst secularized celebration. Dagdag pa ng mahal na kardinal, we wish to encourage the practice of simbang gabi, whether at dawn or in the evening, because it is a great source of spiritual nourishment to our faithful. Mga kasambuhay, sa pagdiriwang ng simbang gabi, ang liturgical color, tandaan natin, ay white. At dahil ito ay may Marian flavor, no? Pwede rin ang Marian color. Kinakanta ang Gloria kapag simbang gabi. At para po sa mga nagtatanong kung pwede pong kumanta ng Christmas songs, magtanong na lang po kayo sa inyong parish priest or sa liturgical office ng inyong diocese para po kayo ay makasigurado. Simbang gabi, hudyat na tunay na ngang malapit na ang Pasko. Sa ating pagdiriwang sa simbang gabi, huwag nating kalimutan at damhin kung bakit meron ito. Maghanda sa daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa simbang gabi. Magdasal tayo at huwag lang mamasyal at kumain ng puto bongbong at bibingka sa simbang gabi. Magdiwang sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Mga kasambuhay, gumising dahil simbang gabi na. Darating na ang Diyos na manunubos. Amen. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang mula sa Society of St. Paul, doing all things for the gospel. Pagpalain po kayo.